Nagtakda ng bagong petsa ang Korte sa Amerika para sa paglilitis sa mga kaso ng leader ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Kibuloy kaugnay ng umano'y human trafficking at child abuse na kanyang kinasasangkutan, kung saan ilang dating miyembro ng pinamumunuan nitong religious group ang tumestigo laban sa kanya. Sa utos ng Korte na nilagdaan ni U.S. District Judge Terry Hatter Jr., itinakdang simula ng paglilitis sa November 5, 2024 mula sa dating March 19. Ito'y matapos humiling ang U.S. prosecutors at mga akusadong sina Felina Salinas, Gaya Kapaktulan, Marisa Duenas, Amanda Estopare at Bettina Padilla Roses na ipagpaliban ang pagdinig sa kaso alinsunod sa Speedy Trial Act. Samantala, ngayong Linggo lang din naghain si Senadora Risa Ontiveros ng resolusyon para imbestigahan ang mga kinasasangkutang kaso ng kontrobersyal na pastor. Kasabay niyan, ipresenta nito ang video testimony ng dating miyembro ng Kingdom of Jesus Christ, kung saan isiniwalat ng isang Arlene Stone ang mga naranasan umano nitong pamimilit sa kanila para mamalimos at pangaambuso kapag hindi umano umabot sa kota ang nalilikom na pera. Si Ontiveros nanindigang kung si Senior Aguila ng Socorro Bayanihan Services ay naaresto dahil sa tindi ng mga testimonya at ebidensya laban sa kanya, naniniwalaan niyang senadora na hindi ito malayong mangyari rin kay Kibuloy. Ang Kingdom of Jesus Christ ay itinatag sa Davao taong 1985 at sinasabing may 6 milyong miyembro mula sa 200 bansa, habang taong 2007 nang inilunsan nito ang Children's Joy Foundation na siyang nakarehistro sa California bilang foreign non-profit organization. At yan ang MBC Network News. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Angelica Cosme. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino.